Hello po mga kababayan ko, ito na naman po ulit ako. Hello po sa lahat ng mga scholars, 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 Blue Army, at sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta kayo, Misko, Pilipinas, God First. Ito na naman po ako, mga tula ni Michael at iba pa. Ako po si Michael, siya po akong OFW dito sa Abu Dhabi. Di po ba ano, sa Facebook, may mga memory na lumalabas na mga nakarang taon or 2 years. 2 years after, di po ba, yung on this day memory. Kahapon po pala, March 8, lumabas po sa aking memory sa Facebook. Ito po, yung po kahapon po pala yung araw na nalaman ko na mayroon akong salivary gland cancer. Sa totoo lang po, napakahira po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko yung mga oras na yun. Yung pagpunta ko po niya sa doktor, umiyak talaga ako. Sabi ko, ano po ba dok ang gagawin ko? Ang sabi ng doktor sa akin, kailangan mo maoperahan. Kasi nagkaroon po ako ng salivary gland cancer dito. Sabi ng doktor, kailangan daw alisin yung aking panga. Maagapan. Kasi kapag pinabayaan ko, may possibility na kainin yung cancer o makyatsanga sa utak. Pwede akong mamatay. Sabi ko po, Dok, wala po akong pera. Sabi ng doktor ko, Don't worry, the government will help you. Ang doktor ko po taga London, pero dito po siya nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Specialista po siya ng oral maxillofacial. Sa totoo lang po, yung 5 operasyon na napagdaanan ko, kung susumahin ko po ang aking hospital bills, mahigit na po 20 million. Kasi nakalimang operasyon na po ako, magmula po March hanggang December, halos sa hospital na po ako nakatira. Imagine po ninyo kung nasa Pilipinas ako. So palagay niyo po ba makakasurvive ako? Hindi po ba hindi? Sana kukuha ng ganong kalaking halaga. Kanina po, nakita ko yung senior na picture ni Boss Charlie Bryan. Ano po, Boss Charlie? Nakita ko yung plano ni Yorme Isko na magpapatayo siya ng Cancer Center of the Philippines. Sa totoo lang po, napakalaking bagay po noon sa isang cancer patient na kagaya ko. Yung po bang mayroong gobyerno na tutulong sa'yo, yung ospital mo libre? Kasi po, kadalasan po kasi na nangyayari. Kaya yung isang pasyente minsan nawawala na siya ng ganang mabuhay, nawawala na ng pag-asa. Kasi iniisip niya yung bayarin sa ospital. Kawawa yung pamilya niya, saan kukuha ng pambayad. Hindi po ba? Pero kung si Yorme Isko ang mananalo, loobin po ng Diyos. Yung mga worries natin yun, mawawala na. Kumbaga kung ikaw yung pasyente, ang hihilingin mo na lang sa Diyos, sana kaawaan ka niya at mabuhay ka pa. Kasi yung hospital bills mo, wala ka nang aalalahanin, hindi mo na pabibigitan yung pamilya mo kasi mayroong gobyerno na tutulong sa iyo. Hindi po ba? Kaya ang panawagan ko po sa lahat po ng mayroong mga kamag-anak na may sakit, may cancer, iboto po natin si Yorme Isko, mga kababayan ko. Ipanalo po natin si Yorme Isko. Napakalaking bagay po na libreng ospital. Alam ko po na bibigatan na kayo sa mga gamot, sa mga ospital, bill sa tuwing dadalhin nyo yung kamag-anak na pasyente na may cancer. Minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi po ba? Napakabigat po kapag po walang libreng ospital. Pero salamat sa Diyos na sa platforma yan ni Mayor Isko. At alam naman po natin na kaya niyang gawin kasi nagawa na nga niya sa Manila. Yun po yung pakiusap ko sa inyo mga kababayan ko. Lalong lalo na po sa may mga kamag-anak na may cancer na kagaya ko.
Iboto po natin si Mayor Isko. Napakalaking bagay po nun. Makakapagbigay po yun ng pag-asa at lakas na loob sa inyong mga kamag-anak na may sakit. Yung bang hindi na nila iisipin na mapapabigatan kayo, hindi na nila iisipin na ay, saan kaya kukuha ng pera yung mga kamag-anak ko? Milyon ang kailangan ko para sa pagpapa-opera ko. Di po ba, kung ikaw pasyente ka, alam mo sa isip mo na wala kang dapat aalalahanin utang na sasaluhin ng iyong mga mahal sa buhay ng iyong pamilya. Kasi alam mo may gobyerno na tutulong sa iyo sa ospital mismo. Di po ba napakalaking bagay noon? Dagdag pag-asa. Dagdag lakas ng loob para ikaw na may sakit. Lumaban ka. Kayanin mo alang-alang sa pamilya mo. Kakayanin mo lahat sa hawa at tulong ng Diyos. Kasi gusto mo pang mabuhay. Kumpara naman doon sa habang inoopera ka, habang nasa ospital ka, parang nababalisa ka kasi hindi mo alam kung anong mangyayari, paano makakabayad sa ospital, kasi wala kang pambayad, wala naman tayong pera. Yung iba, nagpapakamatay na lang. Yung iba, nanghihingi ng limo sa Facebook. Di po ba? Kaya talaga po, sana po, ipanalo po natin si Yorme Isko, mga kababayan ko. Napakalaking bagay po ng living hospital. At ang plano po ni Yorme, hindi lang naman po isang living hospital. Lahat po ng lugar sa Pilipinas, papatayuan niya ng living hospital. At hindi lang po basta hospital, public hospital na magaganda. Mga may mga modernong kagamitan. Hindi po ba? Napakalaking bagay po. Yun lang po yung pakiusap ko, mga kababayan. Sana po, sama-sama natin ipanalangin sa Diyos. Ihiling natin sa Diyos na sana loobin ng Diyos na manalo si Mayor Isko. At sana po yung mga kamag-anak natin, kumbinsihin po natin na si Yorme Isko ang iboto. Yun lang po, mga kababayan ko. Maraming maraming salamat po. Ang muli po, hindi po ako nanghihingi ng anumang financial contribution. Awa po ng Diyos, nakakaraos naman po ako. Mabait po yung aking kumpanyo pinapasukan, mabait po yung aking amo. Nirenew po nila ulit yung kontrata ko kahit hindi na ako nakapagtrabaho ng maayos. Tagal din kasi na lang po ako ngayon yung opisina, dati po kasi nag-welding ako. Salamat po sa Diyos, napakabait po ng aking amo. At salamat po sa Diyos, libre po ang aking pagpapagamot dito, pati po ang aking check-up. Ayun lang po, ang hiling ko lang po, sana suportahan niyo po ang aking munting YouTube channel na sana po ma-monetize. Yun lang po ang hiling ko sa inyo. Hindi po ako humihingi na kahit na anumang tulong financial. Yung mag-subscribe lang po kayo sa aking channel, malaking bagay na po. May awa ang Diyos, ma-monetize yung channel ko. Panatag akong makaka-uwi ng Pilipinas na kahit pa paano, mayroon kaming kaunting pagsuporta sa aking asawa at mga anak. Payapa yung kalooban ko, panatag ako. Magpuporsige na lang po ako sa pag-vlog, sa pagbibigay ng inspirasyon sa aking mga kapwa na may cancer. Yun lang po, muli po, naglalambing po ako sa inyo. Please comment, share, like, and subscribe to my YouTube channel, mga tula ni Michael at iba pa. Ako po si Michael, ako po isang cancer patient dito sa Abu Dhabi. At itinaralangan ko pong sabihin na si Mayor Isko ang pinipili ko maging presidente. At itinaralangan ko pong isigaw ang salitang Pilipinas, God first! Salamat sa Diyos. Bye-bye po.